Hello mga palalabs! Ngayong araw naman po, gagawa tayo ng chiffon cake. Tara na po at samahan niyo uli ang inyong mommy love sa paggawa nito. Sa isang malinis na mixing bowl o kahit ano pong lalagyan, magsala po tayo ng 1 cup or 125 grams ng cake flour. Pwede rin po kayong gumamit dito ng all-purpose flour. Salain na rin po natin ang ating 1/2 cup or 104 grams ng sugar. At ang ating 1 teaspoon or 4 grams ng baking powder. Sa mga nagtatanong po, ang ginagamit ko pong brand ng baking powder ay Calumet. Ilagay na rin po natin ang ating 1/4 teaspoon or 2 grams ng salt. Then, salain at haluin po nating mabuti ang lahat ng ating mga dry ingredients. Ilagay na rin po natin dito ang ating 1/4 cup or 50 ml ng oil. Kahit anong oil po ay pwede, wag lang po yung may mga strong na lasa at strong na amoy. Maglalagay rin po tayo ng 1/4 cup or 50 ml ng milk. Pwede po kayong gumamit ng evaporated milk or fresh milk. Pwede nyo pong haluin sa isang separate na lalagyan ang ating mga wet ingredients bago nyo po ihalo sa ating mga dry ingredients. Yun po ay choice nyo na. Then, mag-add po tayo dito ng 4 na pirasong egg yolk. Again, mga palalabs, egg yolk lang po ang ating ilalagay dahil ang egg whites naman ito ay ating gagamitin mamaya sa paggawa ng ating meringue. I-mix lang po nating mabuti pero huwag naman po masyadong bilisan ang ating mga wet and dry ingredients. Dahan-dahan lang po ang ating paghalo dito para hindi naman po tayo makapag-create ng maraming bubbles. Then, after po natin itong mahalong mabuti, i-set aside po muna natin at gawin po muna natin ngayon ang ating meringue. Sa isang malinis at hindi oily na lalagyan, maglagay po tayo ng 4 na piraso na egg whites. Then, i-beat po muna natin ito sa low speed ng ating mixer. Kapag ito po ay foamy na, maglalagay po tayo ng 1/2 teaspoon or 3.5 grams ng cream of tartar. Kung wala po kayong cream of tartar, huwag po kayong mag-worry. Pwede niyo po itong i-substitute ng 1 teaspoon ng vinegar. Then, i-beat po natin ito sa high speed na. Kapag ito po ay soft peak na, ito na po ang indikasyon na maglalagay na po tayo ng ating 1/4 cup or 52 grams ng sugar. Pero mga palalabs, hindi po natin ito sabay-sabay ilalagay ha. Kagaya ng nakikita nyo, paunti-unti lang po ang paglalagay natin dito sa ating meringue. Bakit po paunti-unti lang ang paglagay ng ating sugar sa ating meringue para hindi naman po ito bumagsak? Dahil kailangan po nating makapag-create ng maraming hangin sa ating meringue, yun po ang tutulong para mas maging soft and fluffy ang ating chiffon cake. At para rin po sa magtatanong kung para saan po ang cream of tartar or acid na ilalagay natin kung vinegar naman po ang ating gagamitin, yan po ay para mas mag-stabilize ang ating meringue. Habang hawak po natin ang ating mixer, mararamdaman po natin kung may asukal pa po sa ating mixing bowl at kapag nawala na, yun na po ang indikasyon na magdadagdag na po ulit tayo ng kaunting asukal. Tingnan nyo po ito mga palalabs, chine-check ko po ngayon kung stiff peak na po ba ang ating meringue dahil tapos ko na po lahat ilagay ang ating asukal. Dahil bumabagsak pa po ito na kagaya ng nakikita nyo, hindi pa po ito nakakapag-create ng form or yung parang patusok na makikita nyo mamaya, meaning hindi pa po ito stiff peak. Dapat rin po na haluin natin ito nang sa ganon makasigurado po talaga tayo na lahat po ay ating nadadaanan ng mixer dahil minsan po yung pinakailalim ay may egg whites pa at hindi pa po ito na-mix mabuti. Then, idiretso po ulit natin ang paggamit ng ating mixer. At sa mga wala naman pong mixer at magtatanong kung pwede po ba ito sa wire whisk, pwedeng-pwede po mga palalabs. Yun nga lang po, ihanda nyo ang inyong mga braso dahil talagang ma-exercise kayo dito. From time to time, i-check po natin ang ating meringue para maiwasan po natin itong ma-overmix.
Simple lang po ang gagawin nating pag-check. Iaangat lang po natin ang ating mixer. At kapag nakita nyo na po na kagaya niyan, na nag-form na ito ng parang patusok, hindi na po ito bumabagsak, meaning na-reach nyo na po ang steep peak. Then, isa po ito sa pinaka-importante at madalas nagkakaproblema tayo sa paggawa ng ating chiffon cake. Yan po ay kapag hinahalo na po natin ang ating meringue sa ating cake batter. Dahil kapag hinalo po dapat natin ang ating meringue sa ating cake batter, dapat po cut and fold process lang po ang ating gagawin. Tingnan nyo nga po pala ang ating meringue, mga palalabs, hindi po ito matatapon kahit pa itagilid ko ang ating mixing bowl. Hatiin po natin sa 3 addition ang ating meringue para naman po hindi tayo mahirapan sa paghahalo nito sa ating cake batter. Ganito po ang sinasabi ko sa inyo, mga palalabs, hahaluin lang po natin ito ng cut and fold process. Cut, then fold, cut, then fold. Ganyan lang po dapat ang paghahalo ng ating meringue sa ating cake batter. Dahil kapag na-overmix po ito, babagsak po ang meringue at papalpak po ang pagkakaluto nyo sa inyong chiffon cake. Ito po ay titigas, hindi po magiging soft and fluffy. Yun po ang madalas na nagiging problema at madalas nyo rin pong ikinoconcern sa akin. Yun po ay dahil sa paghahalo natin sa ating meringue at sa ating cake batter. Maging matyaga po tayo sa paggawa nito, mga palalabs, at huwag po natin basta-basta haluin nang sa ganon makuha po talaga natin yung ating soft and fluffy na chiffon cake. Then after po natin itong mamix mabuti, tandaan nyo rin po ito, mga palalabs, huwag na huwag nyo pong i-grease ang inyong pan dahil isa po yan sa magpapabagsak din sa inyong cake. Mas maganda po na maglagay po tayo ng parchment paper, pero kung wala po talagang parchment paper, i-grease po natin ang pinakailalim lang po ng ating pan ha at lagyan po natin ng kaunting harina. Pero huwag na huwag pong i-grease ang pinakagilid ng ating pan. Then ilagay na po natin ang ating cake batter. Make sure din po na ito ay ating maipaplaten. At itap ng ilang beses para naman po matanggal ang mga air bubbles. Kapag kumukulo na po ang tubig sa ating steamer, iset po natin ang lakas ng apoy nito sa medium-low heat. Then, isalang na po natin ang ating cake at lutuin po natin ito ng 25 minutes. After 25 minutes, mag-toothpick test po tayo. Kapag basa pa po ang ating toothpick, mag-add po tayo ng 5 minutes hanggang sa ito po ay tuluyan ng maluto. After 25 minutes, nag-toothpick test po tayo at luto na po ang ating cake. Pero huwag po muna natin itong tatanggalin sa ating steamer. Ibalik po muna uli natin ang takip. At hayaan po muna natin ang ating cake dito ng 5 minutes. Nang sa ganon, maiwasan naman po nating mag-shrink ang ating cake. Pero mga palalabs, patay na po ang ating kala nito ha! After 5 minutes at hinango na po natin ito sa ating steamer, ito na po ay ating palalamigin. Madali lang pong tanggalin ang ating chiffon cake sa ating mga pan. Pero kung kayo ay mahihirapan, padaanan nyo lang po ng spatula ang gilid ng inyong pan bago nyo po ito i-unmold. Tingnan nyo po, mga palalabs, kung gaano ka moist at gaano ka soft ang ating chiffon cake. Sa susunod nga po pala nating video ay i-share ko naman po sa inyo kung paano tayo gagawa ng leche flan sa isang napakakakaibang lalagyan at nakaka-amaze buksan. Ito po ang ating egg chiplan. And tcharan! Heto na po ang ating napaka-soft and sobrang fluffy na chiffon cake. Na sa susunod po nating mga video ay lalagyan po natin ng iba't ibang flavor at iba't ibang icing. At least ngayon, mga palalabs, ay alam nyo na kung paano po ito gawin. Tingnan nyo naman po ito, mga palalabs, hanggang sa loob at
ito po ay aking susubukang pindot-pindutin o kurut-kurutin nang sa ganon makita nyo talaga kung gaano ka-soft ang ating chiffon cake. Nakita nyo naman na kapag ito ay aking pinipress, bumabalik lang po ito sa kanyang forma. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang ating buong costing kung gaano nga lang ba kamura ang ating chiffon cake. Ang lahat po ng ating ginastos, kasama na po ang ating ginamit na kalan sa pagluluto ay 74 pesos and 50 centavos lang. Ang ginamit nga po pala nating baking pan ay round pan na 8 inches by 3 inches ang size. At ang nagawa naman po nating cake, ang size ay 8 inches by 2 inches. Napakamura lang po ng ating ginastos, 'di ba mga balalabs? Pero nakagawa na po tayo ng super soft and fluffy na chiffon cake. Sana po ay mayroon uli kayong natutunan ngayon kahit kaunting kaalaman. Please, don't forget to like and subscribe and click the bell button para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Maraming salamat mga palalabs! Hanggang sa muli po nating pagluluto!